pare-pares kami ng motor na gamit ngayon. So, sobrang, sobrang saya ng event na to. Actually, first time ko talaga. And kaya, ayun, I'm looking forward for more. And sobrang nag-enjoy talaga ako. Hi, I'm Cecilia Manuel, also known as Motorerang Sexy. I am part of the Scramble family. Nag-join ako sa Safe Ride Journey with Suzuki Avenis kasi at first nagkaroon na kami ng Suzuki training. Na-realize ko marami pa pala akong hindi alam kahit ang tagal ko na sa nagmo-motor sa daan. Magkakaroon nga ng group ride with Suzuki Avenis. Nag-join talaga ako kasi gusto kong i-apply yung natutunan ko nung Suzuki training last January. Hi everyone, ako po si Annie Moto po. Actually, this is my first time para sa mga test ride. Gusto ko siyang mapag-aralan into test drive, how the Avenis is a good kind of motorcycle unit. Ang test ride natin ito, helpful talaga sa mga lady riders. Hi, ako nga pala si Larry, known as Nakotserong Motorista. So, nag-join ako dito kasi mukhang masaya bukod sa puro babae yung kasama mo. Eh, syempre, hilig natin yung pag-motor. Alam ko sa sarili ko, mag-e-enjoy ako sa ganito. Hi, good day everyone. I'm Jaja Reyes, or also known as Jedventure. And sumama ako sa event na to kasi first of all, syempre, para ma-boost yung woman empowerment sa bawat kababaihan. So, it does hindi naman porket babae, kahit doesn't mean na hindi ka na pwedeng magmotor o hindi mo kaya magmotor. So, sa yun, tsaka na-invite din ako ng friends ko. And aside from that, syempre, gustong-gusto ko rin i-try yung bagong-bagong unit ng Suzuki, which is the Avenis. First time kong makahawak ng Suzuki Avenis. Syempre, bago lang siyang motor. So, grateful ako na napili ako na mapatest ride sa akin yung bagong motor ng Suzuki. Actually, first time ko siyang nagamit last nung the time na meron tayong safety ride experience din sa pier. From that time, less time lang siya. So, very helpful sa akin ngayon na test drive ko yung ating Avenis Suzuki na very smooth yung kanyang engine at very comfortable siyang gamitin. Safe siya sa akin kasi nagagawa ko kung saan ko ilagay yung tuhod ko. Smooth lang. Tsaka ang gaang-gaang niya. Hindi ako nagbabanking eh. So, madali siyang iliko kahit anong anggulo. Ako lang yung may problema. Hindi pa ako ganun katiwala yung sobrang ligong-ligo. Pero magaang, sobrang gaang. Tapos sa mga pakurba, napakadali lang din niya. Yung brake niya, okay lang din. Smooth. Masarap ipang long drive. Unang-unang napansin ko sa kanya, sobrang comfortable niya gamitin. As in, sobrang gaan niya. And alam mo yun, yung suspension niya, hindi siya, kumbaga pag na-hit mo yung, for example, yung humps. So, hindi siya masakit sa katawan. Isa rin sa nagustuhan ko sa kanya is yung combi brake niya.
So, sobrang na-feel ko yung safety. Kaya sobrang thankful ako sa Suzuki for that. And kasi ako mahilig akong bumangking-banking. So, sobrang dali niyang i-ano. Hindi ka mangangamba na, uy, baka dumulas ako. Kasi sobrang gaan niyang i-dalin. So, and sobrang, isa sa pinaka nagustuhan ko talaga doon is yung fuel efficiency niya. Sobrang tipid niya sa gasolina. Yung compartment, syempre, sobrang mahalaga. Tsaka yung digital panel niya. So, ayun. Hindi ako fan talaga ng automatic na motor. Kasi ang motor ko po is sports bike, so medyo complicated siya. Nung tinry ko yung Suzuki Avenis, napansin nung mga kasama ko, naka-D4 na ako, naka-ano na ako. So relax na relax kasi ako no, habang ginagamit ko siya. And yung handling niya kasi, sobrang dali lang iliko. Kahit parang medyo hinihiga ko siya, hindi siya pumapalag. Bukod doon, nagustuhan ko rin yung suspension niya, yung shock sa lubak. Tipid pa siya sa gas, and then humahabol din siya sa mga matataas na CC, like 150cc, ganun. Nung after natin mag-load ng clean fuel na yun, yung mga dinaanan kasi natin medyo paakyat na eh. So, napansin ko, ang mas napansin ko yung hindi siya mahirap sa mga papanik. Arangkada pa rin naman siya. Nakailang ano tayo, nakailang paakyat yun eh, pero hindi ko naman narinig yung umingay ng ganon. First time kong gumamit, medyo nabigla lang din ako sa power na naging ano ng Suzuki Avenis. Kasi parang malakas siyang humatak. Nung nag-gas up tayo sa clean fuel, pansin ko sa kanya, naging smooth yung takbo natin. Kala ko 150 yung dala natin, 150cc. Ang sarap niya dalhin, like yung makina mo hindi siya maingay, hindi siya garalgal. So, tsaka yung ano, yung power ng mismong motor kada mag-gas up ka. Nandoon eh. So, hindi ka mangangamba na, uy, baka bakit ganto? Bakit parang iba yung takbo ng motor? So, sobrang the best talaga yung ano, yung bagong race 97 ng clean fuel. So, wala akong masabi. Yung mga pinuntahan namin, lahat naman maganda. Mukhang planchado naman yung pagkakaplano. Kahit mainit eh, hindi na iniinda kasi maganda. Tsaka di mo na mapapansin yung panahon pag gaganon, di ba? Lalo pag maganda yung nakikita mo. Large cafe. So, yung place, wow, ang ganda ng place dito kasi girly look din siya, kumbaga, ang daming flowers, saka very compay din siya sa atin. Dahil lang aking in-order tapa, yun, ko naubos talaga siya. Ano siya, 10 stars sa akin. First time ko lang din makapasok sa ganitong cafe and sobrang na-impress ako kasi sobrang fancy. Sobrang ang ano niya, sobrang comfortable. Ang sarap sa ang kumbaga pagbaba mo dito, ang gaan niya sa pakiramdam. Kumbaga galing ka sa long ride, syempre ang init sa labas, tapos papasok ka dito. Sobrang ang light nung feeling. So ayun, sobrang aesthetic din and ayun, sobrang gusto ko talaga yung mga flowers. Yan po. Tsaka yung food nila, grabe, sobrang sarap and budget friendly talaga siya. So ayun. Kaya I highly recommend this din. Ay, sobrang aesthetic ng design, kakulay ko. Kakulay ko, hindi ko po sinasadya yun. Pero yung food nila, ang sarap. Yung suka, yung sabaw, shout out. Ang sarap ng sabaw, the best. The best po yung food dito. Maganda. Ang hirap pintasan. Wala ako makita ang pangit. Ang pinaka umpupuriin to, ah. The best shot is the, ano, yung CR. Kung meron ako iuwi dito, yung CR na lang. Bilang lady rider, mas makakatulong tayo in the community. Maging ehemplo tayo o modelo sa lahat. Yun lang po. So, sa mga ladies na gustong mag-ride, isip kayo ng motor na aakma sa inyo, yung bagay sa inyo. Tapos, huwag kayong manghinayang gumastos sa safety gear. Siyempre, babae pa rin tayo. May mga bagay sa atin na iniingatan. At sa mga talagang lady rider na ano tayo, ano pa,
ingat pa rin tayo, ride safe. Although nag-iingat na tayo sa sarili natin, ingatan din natin yung mga taong nasa paligid natin. Kasi mismong, kahit kasi tayo pwede maging cause ng accident nila eh. So, wag lang yung sarili natin, pati sila isipin natin para maiwasan natin yung aberya, lalo na yung aksidente. Wala lamang kasi taong gusto ma-aksidente. So, yun lang, ride safe sa lahat. So, siguro yung ma-advise ko lang din sa mga kababaihan or lalo kung nagsisimula ka pa lang, siguro yun yung mas maging confident ka, magtiwala ka sa sarili mo na kaya mo. So, hindi tayo babae lang, babae tayo. As a woman rider po, hindi ako makawala din sa inner me na hindi ko kayang magmotor ng manual dati. So, automatic lang lahat ng ginagamit ko. Nung sinubukan kong kumawala dun sa inner me na yun, na gumamit ako ng mas medyo malaking motor, mas mataas na CC, kahit na babae ako, sinasabi nila, bakit yan yung motor mo? Eh, ang liit-liit mo, hindi mo naman siya abot. So, hindi ko yun tinignan as negative. Tinignan ko siya as positive para sa akin na kahit na sobrang daming discrimination sa daan, bubusinahan ka kasi sabihin, kamote rider ka kasi babae ka. Ganun. So, yun yung pinaka pinopoint out ko sa lahat ng women rider na walang maging discrimination sa daan. Hindi babae, dahil babae lang yung nagmamaneho. Ayun po. Doon sa group ride, sobrang nag-enjoy ako at alam ko na masusundan to, sasama at sasama ako. Kasi syempre, sobrang sarap sa pakiramdam na namamotivate namin or na-empower namin yung isa't isa. Sa pamamagitan ng motor, sa pamamagitan ng pagra-rides. So, mas nakikilala namin isa't isa, mas nalalaman namin perspective or opinion ng bawat isa. Lalo na pare-pares kami ng motor na gamit ngayon. So, sobrang saya ng event na to. I'm looking forward for more. And sobrang nag-enjoy talaga ako.